nararamdaman. Kumbaga, normal yung period ko, regular, monthly siya, tapos wala naman masyadong sakit. Kumbaga, normal lang. Kapag magkakaroon or after ka magkaroon, normal lang yung sakit. Guys, welcome back sa aking channel. It's me, Janeline. And for today's video, i-share ko lang sa inyo kung ano yung naging experience ko or ano na yung nangyari sa akin ngayong mai. Yung kung ano yung mga symptoms or naramdaman ko, cause and sign nung ako ay may mayoma pa. So, without further ado, let's get into it. So, ayun, way back. So, way back June 10, hindi ko alam. Ang dami ko kasing nainom na gamot. Nag-amnesia na yata ko. Hindi ko alam kung 9 or 10. Basta nung 10. Ay, hindi pala muna. Giniagawa mo! So, alam naman natin siguro mga babae na. Ang tulawak naman. Alam naman siguro natin mga babae kung ano yung mayoma. So, hindi ko na explain kung anong ibig sabihin nun. And sabi nila, or sa ang, I mean, alam nilang ngayon kung anong ibig sabihin. Tapos, and sabi nila, or yung nabasa ko kasi, 80% ng babae ay nagkakaroon ng mayoma. So, isa ko dun sa kasama. So, sa kasamang palad, isa ako doon sa 80% pa yun. So, meron lang tayong 20% na mga babae na hindi nakaka-encounter ng mayoma. So, yung mayoma, ang pagkakaintindi ko sa mayoma, lahat ng babae merong active or hindi active. So, yung akin is naging active. Pero, kung ano yung naging sintomas ko or sintomas nung may mayoma ako. Sa akin kasi wala akong sintomas. Mas like yung continuous yung bleeding niya, tapos yung iba naman hindi nagkaka-mens or hindi nagkakaroon ng menstruation. Yung sa akin kasi regular yung menstruation ko, kung ano yung nararamdaman ng nagkakaroon ng period during monthly, ganun din yung nararamdaman ko. So wala akong symptoms o wala akong idea na meron na pala akong mayoma and ang sobrang laki na, so hindi na siya pwedeng gamutin ng mga herbal, so kailangan talaga ng operation. Yung naging cause, wala naman akong naging cause kasi kumbaga siguro talaga maingat naman ako sa mga pagkain ko, hindi ko naman inabuso yung katawan ko. Kumbaga, siguro tumubo lang talaga yung mayoma. Pero meron din nagsasabi na nakukuha din daw yun, nagiging active daw yung mayoma kapag, syempre pag stress, alam niyo naman, hindi natin maiwasan ma-stress sa buhay. Charot. And, yung sign, yun nga, wala akong sa akin case, wala akong naging sign na mayroon akong mayoma. Kasi nga, sabi ko nga sa inyo, regular yung period, monthly, nagkakaroon ako. Tapos, hindi, wala namang masakit o sobrang sakit. Kumbaga, normal lang kapag nagkakaroon yung babae before and after. Normal lang yung ano niya, sakit. O yung pain na naramdaman ko. So anyway, way back, June 9. Hindi ko alam kung June 9 or June 10 kasi sa dami ng ininom na gamot ng lola yun, na-forget ko. Huh? Tsaka first time kung maturo ka ng 15 turok yata yun. Basta 15 turok. And yun nga, nung January 9, nagising ako ng mga
5 AM yata yun. Normal pa yung normal pa. Nakakahingi pa ako nun. And natulog ulit ako. Tapos nung mga 8 o'clock na ng umaga, hindi, ano, nahirapan na ako umihi. Sobrang sakit na yung puson. Yung sakit na pag meron kang balisaw-saw. So, yun ang naramdaman ko. And lumalaki yung tiyan ko. Habang umiinom ng tubig, lumalaki siya. Tapos, hindi naman siya nakakaiye. Hindi naman ako nakakaiye. Tapos, ang laki na tao dito. Tapos, akala ko UTI yun kasi meron akong history before ng UTI. 2003 pa yata yung work ko. Tapos, wala na yun. Akala ko kasi UTI na. Tapos, yun ang sa ano, magtanghali, hindi ako makalakad. Sobrang sakit na. Tapos, nagpa-check up na ako. Tapos, ayun, linagyan ako ng tawag dito, catheter. Tapos, in-examine yung ihi ko. Eh, ang nakalagay naman doon, hindi na, kaunti lang naman yung UTI. Tapos, nakalagay kasi doon, few. Yun lang. Tapos, yun, nilagyan ako ng catheter, yung walang hose. Nilagyan ako na, tapos yun, nakaihi na ako. Tapos, di umuwi na ako noon. Pag uwi ko, eto naman siya bumalik, mga besh. Ano, mga, hindi na naman ako makaihi. Tapos, tuloy-tuloy yung paglaki ng tiyami ko. Parang sasabog na. Parang 3 months na nga, pero balat na yung tiyan ko. Tapos yun, ang sakit pa rin, hindi pa rin ako makaihi. Tapos hanggang sa ano, nagsuka na ako ng tubig kasi yung tubig na andito na yata sa dibdib ko, hindi na bumababa kasi yung laki ng tiyan ko hanggang dito na sa dito sa baba ng breast yun, kaya nagsuka ako. Tapos hindi ako makahiga kasi na sobrang sakit din. Sabi ko, gusto kong matulog pero hindi ako makatulog kasi nga sobrang sakit. Tapos hindi nga ako nakatulog. Tapos yun na, mga alauna ng umaga, napunta na kami ng hospital. Tapos in-admit agad ako. Pero hindi ko pa rin alam no na, yun nga, mayong cause nung hindi ako nakakaihi. At saka lumalaki siya ako. Tapos nilagyan na ulit ako ng catheter, yung may hose, yung may ano na siya, yung may extension na hose. Talaga na ulit ako noon. So, ayun, nakihi na ako, lumambot na yung tiyan ko at humupa na. Tapos, nung, ano, nakailang araw pa ako noon. Tapos, ayun, sabi ng doktor, papa-ultrasound. Kasi, sinabi ko na nagpa-check up na ako tapos nawala, tapos bumalik. So, ayun, pina-ultrasound ako. Yun, nakita sa ultrasound na meron akong mayong na sobrang laki na. Sabi ng OB guy, hindi na daw ano, kasi tinanong ko siya kung may option pa yung hindi operahan kasi ayaw ko magpa-opera. Tapos, yung option, sabi niya, mas, ano daw, malaki. Magastos daw pero hindi siya sure na matutunaw yung o mawawala yung kasi sobra na laki. Yun, tapos medyo natakot ang lola niyo. And syempre takot ako sa ano kasi sabi nila kapag daw inopera yung mayoma sa tatanggalin din yung ano yung uterus. Eh nalungkot ako, syempre gusto ko pa rin tawag dito. Ano, siyempre, gusto ko, siyempre, kapag wala ka ng uterus, di wala ka ng chance mag-anak. Eh, gusto ko pa rin pala yung important. Tapos yung pala hindi na mag-anak. So, yung sobrang nalungkot ko. Tapos hindi pa rin nakakapag-decide. Umalis na yung doktor. Parang pinapik-tapik niya yung pa ako. Siguro, pinapakalma. Tapos, ano, bali, apat na araw na ako doon. Hindi pa rin ako nakakapag-decide na magpa-opera. Tapos, nung linggo, nag-decide na talaga ako na magpa-opera kasi ayoko naman na habang buhay may, sabi ko, yung may, ano ba yun?
yung may catheter. Yung, kasi kapag may catheter ka, hindi, parang hindi normal ang buhay mo nun. Ayun. Charot. So, ang hirap pag may catheter ka, kasi hindi ka makalakad na kapag nakahiga ka lang da. Nakahiga ka lang sa bed. Tapos ikaw may bit-bit ka pang bag ng ihi mo. Tapos yun, eh, talaga nag-decide na ako. Tapos, bali Monday ako naka-schedule 9:30, pero na-delay, naging 1 o'clock. Kasi nga, may emergency at ayun ko ko. Tapos noon, nung mga 1:30, bali 3 hours ako sa operating room. Tapos, ang haba na kwento. Wow. Yun, 3 hours. Hindi naman pala nakakatakot magpa-opera. Charot. Hindi naman pala nakakatakot kasi wala naman ako kumbaga walang malight. Ang nahirapan ko lang dun sa after, dun sa recovery room pagkatapos ng operation. Parang matitirok ng lola mo. As in, hindi ako pahinga. Siguro napalibaguhan ako ng anesthesia kasi first time ko ang ma-admit and first time ako kung ano lang yung mga tinuturok, turok, turok. Siguro na, yun na, nag-alo-alo na yun. Hindi ako makahinga. Tapos yun, yung magdamag ng Monday, hindi ako nakatulog kasi nga masakit yung chan ko. Tapos yun nga, hindi ako makahinga. Parang ano na yung nasa tubo, tapos naririnig ko yung mga salita. Pero hindi, wala, ano, hindi ako makapagsalita. Ewan ko bakit ganyan. Siguro nga na napanibaguan ako doon sa anesthesia. And then, pag nung pinapugahan na, pumunta na yung doktor. Sabi mo, ano daw, kumilos-kilos daw ako. Tapos, tinanggal na rin yung, ano, yung catheter. Tinanggal na rin yung catheter. Tapos yun, nakakapag-CR na ako. Naging normal na yung pag-ihi ko. Tapos, syempre, nawala na rin yung chan ko. And, yun na. Yun lang aking story about mayoma. And ang pagkakaalam ko, yung mayoma kasi dumarating yan sa, kapag ang age ng babae ay 40 pataas. Tapos hindi pa siya nagsilang ng sanggol. Yung nagiging active organ siguro na develop yung mayoma, kaya lumaki siya ng gano'n na hindi ko alam. So, ang ipapayo ko lang sa inyo, siguro kapag mga edad na kayong 30 to 40s, tapos hindi pa kayo nanganak, dapat magpakonsulta kayo o magpa-ultrasound kasi malay nyo, hindi nyo alam na alien na pala sa tiyan nyo. Katulad ko, hindi ko alam, eh, may alien na pala, sobrang laki. So, ayun, dapat talaga ay magpa-ultrasound yung mga babae every year. Kasi para ma-monitor kung ano yung, kahit wala kayong naramdaman ng mga sakit-sakit dyan, kailangan yung magpa-ultrasound para nakikita yung kung ano yung meron dun sa inyong yan, or sa inyong stomach. Tayong mga babae. So, yun lang guys. Ang aking ma-share about sa tips ko ng mayoma. Thank you so much sa mga sa team friendship and YouTuber ko na nagbigay ng support sa akin. So, see you in my next one. Bye!